Ayan po yung land race natin galing United States. That's 2.5 years old. Makita nyo, malaki na hong paa, no? Makita nyo. Pag umapak siya sa semento, medyo masakit kasi nasa ipa po siya. Anong edad na po yan? Mga 2.5 years old po yan, no? Dali mo rito, Budyo. Sabi yung bang large, swerte na rin yung Yorkshire. Oo, pareho rin. Pero ibang line of breed yun, almost the same breed, pero magkakaiba po. Well, tuturo ko po sa inyo what is a large swerte. Hindi nga kakayanin ang inihin yan. Oo, hindi ko kakayanin. Yung bayag niyan, laki talaga. Oo, pag ganyan, nagkakaedad sila, lumalaki talaga ang bayag. Yung mga, yung sa backyard na hindi naman kakalahati, no? Makawala pa. Pero ito, kasi American breed, tsaka talaga malalaki po. Ayan po yung lalaki natin na gagamitin natin. Ganyan ang magiging katawan haba ng magiging inahin nyo. Ayan, we're after that. Pasok mo. Ano po ito? Land race po yan. Land race po. Opo, mahaba po. Makikita nyo yung underbelly. Ito po yung kanyang anak. Anak po yan nung lumabas na yon. Ayun po ang ama niya. Pero puro po ito na land race. Pure na land race po. Barako din po yan. Pinapakita ko lang muna sa inyo kung sino yung mga barako natin at sa magagaling yung ama ng ating inahin. Para... One year old na yan. Oh. This is 1 year old. Mas malaki bata. Isang taon lang po yan. Laki din. Mas malaki bata yun doon. Isang taon lang yun doon. Medyo more aggressive because much younger. Alam naman natin, pag bata, aggressive yung mga yan. Huwag ka papakita ng tato. Pero mas malaki bata yun doon. Ayan po ang land race. Pasok niya na. Pero mas malaki yun doon. Pakakagatin, ha? Eagle. Monkey. Pwede rin mo pala dito na may ipat sa ano? Opo. Sebento siya sa ilalim. Ipa sa ibabaw. Si Bobo. Ay, si Bobo, okay? Sarawakay din pa si Bobo. Ha? Sa pattern, sarawakay din lang na sementong may ilalim. Tapos talagyan na lahat. Oo. Pwede po yun. Pero so yung inahin po namin, sir, pag kumuha kami, pwede... Pwede lang ganyan, yung mag-iparin. Ituturo ko po sa inyo pagdating natin doon. Saan yung lalagay inahin? Mas makakatimata pa. Kaya kailangan na yung imahin. Talagang siga nga. Parang ano yun? Makapal lang. Okay. Ayun ang durok natin, red durok. Uy, durok pa rin eh. Mukhang kailan na. Oo, mukhang bisero na, no? Sa aso yung masasalamong mo sa gabi sa kasada ngayon. Galing din ay, ng United States yan. At malaki ho yan sa lahat. Hindi naman ho, ay pare-pare halos ho laki nila. Sa... Oo, oh, mukhang nalaki po niyo. Yung mga ginagamit sa ano? Kailang taon na ho yan? Ito, kinuklos natin po sa pitrain. Bobo, kaya. Bobo. Bobo. Mga ilang kilo na po yan? Bobo. Ano pong magkakaiba niya sa pitrain? Ito po ay ano po yan, medyo may marbling effect. Ang pitrain naman talaga solid ang laman. Pag kinuklos natin dito, para siyang soft steak. Tapos ibabangga natin sa F1, napakaganda ng meat niya. Pero manipis. Ano, mas maitim ang ulan? Spotted po siya, sir. So, papakita, mas may malit, papakita. Mas maliit ang itlog niya. Kung i-apply niya dun sa kukunin namin mga inahin, ano, saan galing ho yun? Ang alin po? Yung similya po nung ano. Iko-cross-break. Ang similya po, ipalalabas po natin si yung terminal. Isa sa mga terminal natin na maganda magbigay ng baby. Opo. Pagkain, Budyo, paka po ang pagkain. Kahit ka prasa lang. Pero yung F1 po natin, ano, land race siya sa Yorkshire. Opo. Land race siya. Ang maganda po nun ang bulugan doon. Duro pitrain po. Duro or pitrain. Natatakot yun. Hindi masyado matapang, hindi nga matapang ito. No? Hindi ho. Johnny, kuha ka ng pagkain sa tabo. Yeah.
Ano kinakain? Laki namang ano eh. Feed pro. Opo. Kasi bakit feed pro? Because it is natural. Tsaka hindi tayo bibigyan ng sakit. Kasi kung magpapakain tayo ng iba, tapos ganito ang genetics natin, fast growing, madidisgrasya tayo. Hindi natin alam kung hindi natin mapipredik ang pagkain. Kasi ang mangyayari po, kung wala naman sakit ang baboy at binobomba natin ang amoxicillin, kasi sa ibang pits na may amoxicillin na yun eh, may penicillin na nakahalo, magtatay yan. Hindi mo mapipredik kung talagang artificial or talagang disease ang kanyang ano. Ilan taon na po yun? Siguro po nasa 3 years old po yun. Budyo, yung si Pogi. Wala, okay, parang special feed na sa sarili niya ginagawa na parang sa maya. Feed, yung feed proof po. Feed proof, oh. Commercial feeds pa rin po. Opo. Kasi masabi natin commercial feeds ang feed proof, pero this is the only commercial feed na made of natural, 100%. Na hindi magbibigay ng disease. Sa walang antibiotics, walang mga steroid na sinabi ko. Kesa pagtetecris tayo, mahirap po yun. Okay. Si Pogi, kasi Pogi ang nagiging anak, bulky. Ito po, a cross ng white durok and red durok. May white durok pala? Meron tayong white durok. Tayo lang po ang may white durok. Tignan niyo po. Kala ko durok pula talaga. Meron po. Tignan niyo po. Ano? Ayan po. Kung bibili kayo ng ano sa atin, ng barako someday, ganyan po. Ah, mas maganda pa dyan. Yung nakela Cesar Bagtas, kela ano, eh talaga super ganda po. Ang laki. Ang laki po, ano? Oh. Kaya hindi natin pwedeng kubabawan ang inahin yan. Ako. Oh, hindi po. Kaya, AI natin. Ako na magtuturo ng AI pag sa barako nyo. Kaya huwag kayong mag-aalala pagdating doon. Magkano po nagre-range ang... Yung ganito po. Nasa ang terminal ball ko is 25,000. 2 months old. Kulang taon na. Opo. Pero ang pure ay 100,000. 2 years na. 2 years old. Bakit mo naman kasi? Patuloyin mo, Janet. Ito po na white durok. Doon na tanggang sa dumaan. White durok po. Nakita po natin yung red durok kanina, di ba? Yung red durok. Kapag kakaiba lang po niyan, ito po ay puti. White durok. Kasi may mga certain breeder na gusto nila totally white skin. Pero ayan po ang ano natin. Ayan po ang white durok natin. Pero pag ginamit niyan sa production partner, napakaganda po ng labas niyan. Napakaganda ng ano niyan. Ayan po ay December born. Bali, 9 months po siya ngayon, no? 9 months old. Eh, ito po yung red durok naman na tinitignan natin na mas bata pa doon kasi dumating lang po ito 4 months ago. Bata pa po yan. Siguro, December born din po yan. Pure din po pala yan? Pure po. Bagong dating? Opo. Ito po, ano po yan? Berkshire. No, galing sa yan. Ayan po ang pinaka-native sa Amerika. Lasa po yan, mahalap karne sa Amerika, tinatawag na pork steak. Malambot ang laman. Dito sa atin, walang market na kung... Wala po. Anong nalang Berkshire. Pinakamahal na karne ng baboy sa Amerika. Pag sinabi mong pork steak, parang beef steak din, pero na fresh at the same. To $200. Napakasarap. Ito po yung ating land race na opo. Mahaba talaga. Kung titignan nyo, Budyo, patakbay mo nga yung land race doon. Sabi muna po tayo. Dito tayo. Ito po yung land race na to, kung papansinin nyo, mas makapal ang paa, ang buto. Mas mababa siya. Tsaka mas malapad siya. Papuntahin mo rito. Tsaka tignan nyo yung barako, di ba, ngumunguya, bumubula ang mga bibig. Ibig sabihin, top of the health at maraming similya yan. Tsaka may naamoy kayo yung pungent smell na amoy, ano? Ibig sabihin, amoy ng lalaki na barako. Ayan ang importante sa barako natin. Titignan nyo po, kakaibang pagka-land race ng ano po. Hindi, eto magkamag-anak, pero to iba po siya. Hindi niya kamag-anak yan. Pero kung titignan nyo, mas thicker ang legs. Iba po. Lalo yung unahan. Oo. Pwede yung papaasawa natin dito, magiging inahin nyo.
o kung ano pong ano. Kaya meron tayo iba-ibang klase land race, hindi lang basta land race, hindi lang basta Yorkshire. Minsan may namimili sa akin, pati tailored male, made nila, parang pantalon. Sasabihin nila, gusto ko ito barako, gusto ko ito inahin. Minsan may maarte, may special price tayo ron. No. Pero yung F1 po natin. Ito po yung hiniwalay lang po natin na yung laki. Inahin, bagong hiniwalay lang po yan. Yorkshire. Pure din po siya. Opo, pure din po yan galing po sa Amerika. Yung pong crossbreed na lumalaki siya ng ganyan. Ayoko. Laki pala. Ito po yung Yorkshire natin barako. Ngayon, ito po katulad po rin po ano. Papakita ko sa inyo. Ang dam, ibig sabihin siya, is Sammy's Farm, York, ibig sabihin pure na York. 6, kasi pang-anim siya. Kaya ano. Ngayon, ang tatay niya, Yorkshire, ang nanay niya, Yorkshire. Raise, oh. Sige, patay mo. Hindi po ba sikip, sikip itong ano? Sikip na ito dito sa kulungan niya? Opo. Ito po, barako, hindi natin nilalagay dito. Ah, barako. Oo. Dito po yung mga baboy na mga nganak na. Kaya nga po, date mated, date to farrow. Opo. Kung titignan nyo, mababa ang paa niya, nakabuka ang kuko. Importante sa baboy, nakabuka ang kuko. Ibig sabihin, matibay. Pag nakaganoon, mahirap yan. Madaling masira ang paa niya. Kaya kailangan nakabuka ang baboy natin. Tsaka kailangan makinis tignan. No? Mabubuntis na po yan. No? Manganganak siya ng 86 days old. Produce ko na po dito yan. Dito na po pinanganak yan. Anak ng mga puro. Ito po, yung Berkshire na sinasabi natin na gusto ni America. Pero bata po yan, siguro mga this is pinanganak yan. Medyo maano na, matanda na. Ito po yung Hampshire natin. Actually, ito po yung mga sinusumpitan na. Na kastahan na. Ngayon, ang ginagawa natin dito, sir, dinadiet natin to. Pag pinakastahan natin, dahil mainit masyadong katawan ng baboy, pag pinakain mo na normal, hanggang 45 days yung nasa pagkakasta. Bakit? Kasi 45 days, buo na hindi na kaya tunawin ang temperature ng tao. Actually, sa umaga, pag tinuusan mo yan, makita mo muusok yung balay. Dahil sa sobrang init, yung pag-iwa.